Same question, tinanong sa amin ng mga ambassadors. Ano? Sabi ni Tito Sen, siya naging convert. Kasi nag-author din siya ng death penalty bill noong siya nag-una naging senador. Pero sa in the course of time, nagbago yung kanyang pananaw. Ako ganun din, sabi ko, I'm also a convert. Alam nyo ba, napanood nyo ba sa Netflix yung The Life of David Gale? Napanood ko yun eh. Yun, aktivista yun, na kung saan, sinet up niya yung sarili niya. Hindi siya ang pumatay, pero sinet up niya na para ma-prove lang na yung innocent man could be executed. Yun ang nakapagpabago ng aking attitude, ng aking pananaw, at ng aking perspective tungkol sa death penalty. Ako, nag-author din ako. Ilang beses ko nag-final, sinama ko pa nga yung plunder at saka yung mga iba't ibang krimen bilang mga heinous crimes at dapat maging punishable ng death penalty. But then, nung namulat yung aking kaisipan na mas importante na masave yung buhay ng isang inosente na na-convict kesa doon sa mag-execute tayo ng talagang convicted at talagang napatunayan nagkasala. Nung tinimbang ko yon, sa tingin ko mas matimbang yung masave yung buhay ng hindi pala, ng yung wrongly convicted. So nagbago yung aking pananaw, kaya withdraw ko yung aking final na bill kung naandyan pa yan at iba na yung aking pananaw mayan. Salamat sa pagtatanong. I found a better solution eh. Apo. When I first became a senator in 1992, one of the first bills that I filed was the reimposition of the death penalty kasi in 1987 constitution inalis yun pero nakalagay there is a provision that says that except by maybe ano by law ano ba ito sinabi because of basta mayroong provision doon that will allow it eh. So ang ginawa ko, nakalimutan ko lang yung exact words sa constitution eh. So ang ginawa ko, nagfile ako ng bill. Pero yung akin talagang bill for drug trafficking lang. Alright? Naipasa. Later on, ano, maganda yung mga posisyon ko doon. Pero maganda rin yung posisyon nila eh. Yung mga kumukontra. Alam mo, pag inisip mo mabuti, tama sila eh. Except for high-level drug trafficking. Tama sila in most of the reasonings that they were using. Alright? So itong term namin ngayon ito, ang naisip ko ngayon, edi hiwalay natin sila kumag yung mga high-level drug traffickers na gusto ko sa ana. Ang death penalty final ko kasi was for high-level drug trafficking lang eh. You know? Eh ngayon, eh mukhang mahihirapan. Nakakita ko ng solusyon. Ang solusyon, final namin, napasan namin sa Senate yun, nakapending sa House of Representatives, creating or establishing a national penitentiary for high-level drug traffickers and heinous criminals. Nakahiwalay sila. Ano? And then, kasama dun, is sinasuggest namin, and kung hindi magagawa ngayon, at mukhang walang plano silang gawin ngayon, kag kami ni Senator Lasso na naupo dyan, gagawin namin. Gagawin mo, ang national penitentiary, alisin mo sa munting lupa. Gawin mong regional. Umpisahan mo muna sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit? Based on studies and research, sinasabi na ang isang convict, isang PDL, pag pinasok na sa pulungan at hindi na dinadalaw ng pamilya, diyan na umpisa nagluloko. Ayan na, kung ano-anong kalokohan ng mga napapasukan, mapasok sa gang, kung ano-ano, hanggang droga, lahat na. Pero pag dinadalaw ng pamilya, ay maayos siya. Napakaganda ng suggestion ni Senate President Soto. Magdurusa habang buhay at talagang hindi na talagang wala siyang gagawin doon kundi magsisi. Hanggang sa, kasi kung habang buhay, hanggang sa mamatay na siya sa loob ng kulungan.